Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Linggo sa pangunguna sa ika-49 na Philippine National Prayer Breakfast sa Malacañang. Dito ipinanawagan ang Pangulo sa mga kasalukuyan at hinaharap na lider ng bansa na pairali ng katapangan, pananampalataya at pakikinig bilang pundasyon ng kanilang pamumuno. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacañang si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kung saan ipinabatid ng U.S. official ang karagdagang $1 million na ipagkakaloob ng Estados Unidos sa Pilipinas para ito sa patuloy na pagtugon ng bansa sa mga magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas. Sa kaganapan, kinilala ni Pangulo Marcos ang papel na ginagampanan ng EDCA sites sa pagpapadali ng relief operations ng bansa tuwing mayroong kalamidad o sakuna na tumatama sa Pilipinas. Araw ng Martes, 19 Nobyembre, nagtungo sa Catanduanes ang Pangulo upang personal na alamin ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon Pepito sa lugar. Matapos ang isinagawang aerial inspection, pinangunahan ng Pangulo ang distribusyon ng iba't ibang government assistance sa Virac upang matulungan ang mga ito sa patuloy na pagbangon mula sa pagkakadapa mula sa bagyo. Sa situation briefing naman, ipinangako ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng national government sa rehabilitasyon ng abaka industry sa lugar. Araw ng Miyerkules, 20 Nobyembre, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pulong kasama ang pribadong sektor kung saan natalakay ang pagpapatatag ng local seed production para sa food security ng bansa. Araw ng Webes, nagtungo ang Pangulo sa Nueva Ecija para sa groundbreaking ceremony ng Meralco Terra Solar Power Project. Nakikita ang proyektong ito na magpapatatag sa Luzon grid habang binabawasan ang carbon emission ng bansa kada taon. Matapos nito, nagtungo ang Pangulo sa Bacolor, Pampanga para mamahagi ng Certificate of Land Ownership Award at Condonation. Sa kaganapan, higit 206 million pesos na utang ng mga magsasaka sa lugar ang tuluyang binura ng pamahalaan. Araw ng Biyernes, dumalo sa kaliwatkan ang aktibidad ng Pangulo. Una, bumisita si Pangulo Marcos sa Nueva Vizcaya upang personal na tignan ang lawak ng pinsalang tinamo ng lugar dahil sa mga nagdaang bagyo. Ininspeksyon rin ni Pangulo Marcos ang nasirang bypass road sa Barangay Homestead, Bambang, saka naman na bahagi ng government assistance sa mga pamilyang sinalanta ng bagyo. Matapos nito, dumiretso sa Isabela ang Pangulo upang mamahagi ng Certificate of Land Ownership Awards at Certificate of Condonation sa higit 21,000 magsasaka sa lugar. Dahil sa hakbang na ito, higit 1.1 billion na halaga ng pagkakautang ng mga magsasaka ang binura na ng tuluyan ng pamahalaan. Matapos nito, ipinagpatuloy ng Pangulo ang pamamahagi ng 50 million pesos na presidential assistance at iba pang tulong ng pamahalaan sa Pangasinan na naapektuhan rin ng mga nagdaang bagyo. Nasa 10 million pesos para sa Tuguegarao City ang ipinagkaloob ni Pangulo Marcos, 50 million pesos para sa provincial government ng Quirino at 50 million pesos para sa provincial government ng Isabela. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas.